Oh, ayan guys, God bless, good morning. Ayan guys, ayan, ito yung aking Taglish, Tagalog in English na Bible. Ayan, ito yung kayamanan namin guys. Ito yung una-unang regalo sa akin ni Jo. Ayan, salamat sa Panginoon. Ayun, English, Tagalog. Ayan, at yung ating mga verse guys, eh di ba Tagalog kong binabasa. Tapos, yung nakasulat naman doon ay English para, kasi di ba, yung common language natin kahit dito at sa ibang bansa, eh, laging English. Ayan, thank you Lord. Hallelujah. Ayan guys, God bless, good morning. Ayan, dito na naman tayo. Hindi, kasi pag nag-film ako guys, minsan nakakatatlo ako dito. Kaya ayan, ayan pa rin yung damit ko. Tapos bukas, mag-i-inday naman ako. Mag-diis ba sa kung hong. Maglilinis, maglalaba. Please God, ayun. Kaya minsan nakakatatlo ako dito. Apat, ganyan. Amen. Thank you, Jesus. Ayun guys, God bless, good morning sa inyong lahat. Salamat sa araw na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, ang ating verse of the day. Napakadami nating natutunan dito sa ating pagbabasa ng Biblia. Sabi dito, Matthew 5 verse 11 and 12, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan, napawang kasinungalingan ng dahil sa akin. O, di ba? Sadya naman. Ang Panginoon nga, grabe yung pag-uusig niya, di ba? Ayun, verse 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaking inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Ayan, inusig. O, di ba si Jesus ang propeta? Pres, grabe yung pag-uusig na ranasan. Mapalad daw. Ay, isipin mo yun. Inuusig ka na, tapos mapalad ka pa. Tunay naman, ano, kasi pag nanguusig ka, ay may parusa. Pero pag inuusig ka, ibig sabihin, mapalad kasi may kaligtasan na makakamit. Amen. At saka, ginawa din daw nila yun noon sa mga propeta. Kaya, oo nga, ano, grabe yung pag-uusig, guys. Pero dahil sinabi nga dito sa mga salita ng Lord na nabasa na natin, ay, naisip natin, abay, yung nga, ibig sabihin, lingkod na tayo ng Panginoon, inuusig na tayo ng mga kampon. Salamat sa Lord sa mga salitang ito, mapalad daw, kasi, ano sabi, kasi nungalingan, kaya ako nga, pinagbibintangan ako din ng kung ano-ano, guys, para sa mga taong sakim at ganin. Ay, talaga naisip ko itong mga verse na ito, kaya may matutunan ako dito, hallelujah. Pinagpala nga daw ang nalalait, nuusig ng mga tao, at pinaratangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Kung nagawa mo na dahil doon nagkamali tayo, na biktima tayo ng pandaraya, nalinlang tayo. O sabi ng Panginoon, naranasan niya yun. Kaya sa Kanya tayo mananalig. Amen. Thank you, Jesus. Ayun, praise God. Salamat sa Panginoon sa mga salitang ito. Ayun, guys. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Ayan, naranasan na natin na mapagbintangan ng kung ano-ano. Pero lahat ng iyon ay sinabi na sa atin ng Panginoon bago pa man nangyari. Kaya ayun, alam na natin. Praise God. At naging matatag na rin tayo. Kasi nga, alam na muna natin. Alam na sa atin ng Panginoon. At ang makaranas tayo ng pag-uusig kung paano nga sa inusig din. Thank you, Jesus. Sabi dito, Lucas 21 verse 28, kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. O, diba? Grabe, no? Sipin mo yun. Makaranas ka pala ng ganun, malapit yung pagliligtas at niligtas naman tayo ng Panginoon doon sa mga pang-uusig, pambibintang kung ano-ano, guys. Hallelujah. Yung pambibintang sa Kanya na puro kasinungalingan, ayun, nakinabang tayo ngayon kasi naging matatag siya. Siya nga ang nabuntunan ng mga pagsisisi o mga pagdurusa na dapat nga tayo ang tinubos tayo sa ating mga kamalian. Amen. Thank you, Lord. Kaya napakabuti ng Lord. Hallelujah. Ayun, pag nang naranin, tumingala daw at malalapit na yung pagliligtas sa atin. Amen. Sabi pa rin dito, balik tayo sa Lucas 21 verse 7 hanggang 11, sabi dito, tinanong sila ni Jesus, Guru, kailan po mangyayari iyon at ano ang magiging palatanda ang iyon ay magaganap na. At nagaganap na nga, ano guys. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maliligaw ninuman. Marami ang darating sa aking pangalan. Magsasabi ako ang Kristo at dumating na nga ang panahon. Huwag kayong sumunod sa kanila. Ayan. Diba? Tunay naman. Pero siyempre, yung iba hindi naman nagbabasa kay sumunod nga. Nagpanggap. Isipin mo, yung the big one at shadow si Jesus.
Dami nga naman sumunod, ano. Ayun, lahat ng mga sinasabi ng Panginoon ng mga prophecy noong dito sa kasulatan, nangyayari na ngayon. Amen. Huwag kayong matakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga iyon, subalit hindi pa kaagad darating ang wakas. O ayun, di ba? Yung mga nangyayari, nakakabalita at yung himagsikan ng mga bansa naglalaban-laban, tunay naman. Pero hindi pa daw yun, nagsisimula pa lang. 10. At sinabi pa niya, maglaban-laban ang mga bansa at mga kaharian. O di ba? Maglaban-laban ng mga bansa at kaharian. Ayun, nabalitaan ng anak. Ayan, nangyari na nga, di ba? Maigi at nagkatundo. Pero dahil itong mga taong ito ay bat-bat ng kasakiman, namihilig ang magbintang, nagbibintangan, o, ayan, talagang, Pero sinabi naman na ng salita ng Lord, dahil kababasa natin, o di ba, naunawaan na natin ngayon. Hallelujah. Pero hindi pa daw yun ang katapusan. Sabi dito sa verse 11, magkaroon ng malalakas na lindol, o tama naman, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako, o di ba? Iba't ibang dako, o di ba, yung mga tao na may pagkasalot, laging gustong siya lang mabuhay at gustong kamkaman ang kapwa. Alam mo guys, naisip ko, hindi naman talaga yung mga bangis na hayop ang salot. Yung mga tao talaga naghahayop ang salot, aray. Ayan guys, pero hindi naman lahat, praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Ayun. Magkaroon daw ng malakas na lindol o nangyari na nga at gutom, salot, sa iba't ibang dako may lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. O diba? Meron yung, hindi naman yung sa langit lang ba makabalaghan dito sa lupa na ginagawa ng mga taong salot. Ayun, salamat sa Panginoon sa mga salitang ito. Naghimagsikan daw sa Diyos sa verse 9, huwag kayong matakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan. O may nagdidigmaan naman talaga guys. Dito nga lang sa sarili mong bayan, nagdidigmaan yung mga salot. O diba? Kaya huwag ka na maghanap ng salot kung saan saan. Minsan nga sa puso natin, sa bayan natin may nagsasalot. Diba? Paano unlad ang bayan ay punong-puno ng salot? Kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. O naghimagsikan, nagsisiraan ang mga salot guys. Ayan. Dapat munang mangyari ang mga iyon. Subalit hindi pa kaagad-agad darating ang wakas. Ayan diba guys? Ayun, sabi nga nung aking anak uli. Akala kasi itong mga salot may forever sila. Natawa naman ako doon. Ayan yung minsan yung mga kausap mo na may sins yung mga sinasabi. Praise God. Thank you Jesus. May kadugtong panghihi, pero totoo naman yun. Yung mga masasama, abakala nila may forever sila. Wala na silang, ay hindi naman nila naisip na maiksi lang ang buhay. Hindi naman lang dala sa hukay yung kanilang mga pinagsalutan. Ayan, salamat sa Panginoon. Marang akala yata nila ay tatlo yung buhay na o sampu. Pag nawala yung isa, mayroon pang isa. Ay wala, di naman. At, ayan, minsan na uutas pa ng maaga dahil sa kasamaan. Sabi nga dun sa Job, 36 verse 13, sa kanilang kabataan daw, sila daw nauutas sa kahihiyan. Ayan, sa kahihiyan na paraan, kahihiyang paraan. Kaya ayun, hindi kasi nila naunawaan. Ano guys? Ayan, nakabalita na ba tayo guys, diba? Nabalitaan na natin. Sabi nga dito sa 11. Ayun, dahil nabasa na natin to, alam na natin na mangyayari talaga to. Pero hindi pa daw yun ang wakas, nagsisimula pa lang. Kaya puspusan na yung ating pag-share ng Word of God kasi nga, ano mang oras, mari dumating yon, pero ang Diyos ay napakabuti at pinaalala na sa atin, nababasa natin, praise the Lord. At ayun, live one day at a time tayo, praise God. O, verse 22 hanggang 23, sapagkat iyon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. O, nasa kasulatan na at nababasa natin, salamat na lang may kasulatan, ano guys. Pagparusa daw, talagang may napapurusahan, diba? Yung mga gumagawa ng sama. Ayan, dahil sa kanilang kabataan, namatay sila sa kahiyahiyang paraan. Ayan, halimbawa uli guys. Dahil sa kasalutan at sa kasamaan, ayun, di, imbis na sabungin ang laking manok, naging sisiw, basta binitbit ng agila at dinala kung saan. Oh. Ayun guys, ang nakakalungkot kasi mga tao hinahangad lagi ay makakamkam sa kapwa. Ayun tulad dito sa una nating binasa. Pinagbibintangan ng kung ano-anong kasinungalingan para masiraan yung kapwa. Ayan, ngayon ang nangyayari. Sipin mo yun, mandaraya ka o ikaw lang nabusog, yung iba yung nagugutuman o ayan, di, yari ka ngayon. Imbis ang laki-laki ng sabungin naging sisiw, basta lang binitbit kung saan dinala.
Kasi nahilig mandaya. Ayan. Nakakalungkot. Pag ano na ang nangyayari, naging ganid ng mga tao, malapit na daw dumating ang Panginoon. At ayan na nga. Ayun, sabi dito, makabalita daw kayo ng mga ganun. Pero hindi pa daw yung wakas. Praise God. Verse 20, ano yun kanina? 22. 23, kawawa ang mga nagdadalang tao. Ayan, tunay naman. At ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupaing ito at darating ang pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito. O, diba? Sabi pa dito 24, mamamatay sila sa tabak at ang iba'y madadalhing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. O, diba? Ayan, malinaw guys. Nabihag dahil sa kasamaan, o tayo sa tabak, o kaanong mga dahilan. Ay, kasi nga, mahilig mangbintang, mahilig magsinungaling, mandaya, at mga mukam. O, ayan, diba? Kaya, ayan. Kaya, ibig sabihin, malapit na daw damating ang Panginoon pagka ganun ang nangyari. Na, dumating na nga. Dumating. Hindi naman kasi yun sa lapapin, dumating na sa ating buhay, naalala, naisip na natin, na itinuro na sa atin nun sadyang mangyayari, pero magpatatag daw tayo. Hallelujah. Pag nangyayari na daw yun, tumingala daw tayo. Ayun, sa binasa natin na Lucas 21:28, ibig sabihin, focus tayo sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Verse, Lucas pa rin, guys, 21, verse 34 hanggang 37. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulung sa labis na pagsasaya. O, diba? Ay, mag-ingat daw. Huwag malulung sa labis na pagsasaya. Paglalasing at, pagsasaya daw at paglalasing. O, diba? Ayun, yung nagsaya at naglasing, namatay ng liuras. Ayun, yung dahil sa paglalasing, ayun, diba? May pinatay. Tapos siya din naman, ay napatay din. Ayan, kung saan nga daw nabubuhay ang tao, doon din daw siya mamatay. Ayun, doon sa matay sa tabak daw. Naikulong at doon na rin napatay. Naisipin mo yun. Pag mumuhay talaga, ano, isipin mo yun. Yung napanood ko lang yun guys, may natutunan din naman tayo doon, ano guys. Ayan, dahil nga, pati mga bata, kababaeng tao, mahilig manulsol. At tinalo pa si Jezebel. Ayun guys, naalala ko lang. Ayun, sabi dito, wag daw, mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-isip sa mga alalahanin sa buhay. Ayan, huwag na natin ituon ang ating pag-isip sa buhay. Basta lagi tayo daw tumingala. Focus on Jesus tayo, praise God, hallelujah. Isip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon. Praise the Lord. Kaya, araw-araw, lagi tayong handa at lagi natin naisip yung mga salita ng Lord, yung mga nabasa natin, napakinggan natin. Nasadya naman nangyayari na, kaya, ayun, para sa akin, pati yung ating mga apo, mga manugang, kung mayroon na, o mga anak. Kaya lagi natin yun, pinapalala sa kanila na huwag mo focus dun sa mag-ingat sa mga huwag kayong daw malulung sa labis na pagkasaya. Pero kailangan maging malagaya tayo sa araw-araw, bless God. Kailangan din naman natin maging masaya sa buhay. Thank you, Lord. Basta huwag tayong malulong nga sa kayamanan o pagsasaya ng mundong ito. Amen. 35, tulad ng isang bitag, sapagkat madadatnan daw kayo nun tulad ng isang bitag, sabi dito. Tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Diba? Darating daw sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Sadya naman, o lahat naman tayo dito sa ibabaw ng lupa. Yung mga nasa ilalim na ng lupa, di tapos na. Hanggang dito tayo sa ibabaw ng lupa, maranasan natin yun. Pero kailangan natin mag-ingat daw. Kaya't maging handa kayo at sa lahat ng oras. Amen. O, ayan. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Amen. Ayan. Ibig sabihin, lakas ang ating pananampalataya na dating ng panahon, ay nakatayo pa rin tayo sa harapan daw ng tao. Hindi tayo tatayo sa harapan ng demonyo. Eh, dalawa lang yan. Pag hindi ka naging matatag, ay talaga namang mapapahing ka dun sa madaig ka ng kasamaan. Imbis na tumayo ka sa harapan ng tao, si Jesus, anak ng tao, ay tumayo pa duloy sa harapan ng demonyo. Ayan, kaya kailangan natin patuloy na magpatatag sa harapan ng Panginoon. Amen. Praise God. Kasi siya naman ay sinasamahan naman tayo. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa templo. Kung gabi naman, umaalis siya at
Nagpalipas ng magdamag sa bundok ng olibo. Hallelujah. Oh, magdamag sa doon na nanalangin sa bundok ng olibo at nanalangin siya para sa ating lahat. Hanggang sa panahon ito, guys. Verse 38, maga 5, pupunta na sa templo ang mga tao upang makinig sa kanya. Praise God. O, ayun, sa panahon ito, maga 5, nakikinig na tayo sa templo, sa ating mga sarili na tinawag na templo ng Espiritu Santo. O, maga pa, nakikinig na tayo. Praise God. Kaya nga, alisin ko itong ating mensahe. Amen. Thank you, Jesus. Ayun, guys. Salamat sa panahon sa araw na ito. Ayan. Tapos na pala tayo. Praise God. Ayun, maranasan daw natin yung pagbintangan ng kung ano-ano. Pero dahil nga sa kabutihan ng Lord, ayan, nakatayo pa rin tayo. At patuloy na nakikipaglaban, nakikibaka sa pagitan ng Espiritu Santo na nanahan sa ating mga puso. Amen. Thank you, Lord. Ayun, nakabalita naman tayo. Tunay naman, ano guys, nakabalita tayo ng mga naglalabanan. Dito na nga lang sa ating bayan, balitang-balita. Siraan ang siraan, kung anong bintang. Ayun, bumalik na naman tayo doon sa unggoy at pagong. Tuloy ang gaod ng mga pagong at patuloy naman na nangangamkam ang mga unggoy. Ayan, pero hindi tayo unggoy. Praise God. O, di, mapamilyang tayo sa pagong, tuloy naman tayo sa paghanap buhay. O, yung mga unggoy nakaantay lang para may kamkamin. Wala tayong magawa. Gusto nila yun. Ayun guys, balik na tayo dito sa ating pinagsimulan. Lucas 21 verse 28. Ayun. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Amen. Thank you Lord. Ayan, patuloy lang tayong nakatayo sa harapan daw ng Panginoon kung paano dito. Para daw nakatayo tayo sa pagdating ng anak ng tao, si Jesus. Hallelujah. Na dumating na nga isa sa ating puso, kaya lagi tayo nakatayo sa harapan niya. Patuloy na. Pinapapurihan natin sa at pinapasalamatan sa bawat araw. Amen. Thank you, Lord. Ayun, guys. Tapos na ako, guys. Thank you, Lord. Salamat sa inyong pakikinig, pag-subscribe, at pag-like. At salamat na pinindot nyo na rin yung notification bell para bawat upload natin ay ma-notify kayo. Amen. Thank you, Jesus. Ayun, salamat sa inyong lahat, guys. Kung wala kayo, di wala din naman itong ating channel. Salamat sa inyong pag-subscribe at pakikinig dito. Kaya kayo, una sa lahat ang Panginoon, pangalawa, tayo na nagsishare at nakikinig. Kaya mayroon tayong matatanggap na pagpapala sa Panginoon at makatayo pa rin tayo sa harapan niya sa takdang panahon. At ayun nga, magroon daw tayong kaligtasan. Lagi daw tayong mag-focus sa Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Ayun, thank you, Lord, sa araw na ito. Ayun, si Snow, nakarinig ng ingaw ng pusa. Mahal, upo lang. Ayan, harap sa camera, huwag mo pansinin yung pusa. Ayan, guys, kasama ko si Snow. God bless, good morning. Shout out sa inyong lahat. Hello, shout out Kuya Jits at sa buong Kampiyon family. Ayan, thank you Lord sa inyong mga buhay, sa lahat ng mga nakinig at nanonood, sa lahat ng comment. God bless, good morning. Shout out sa inyong lahat. Thank you Lord. Amen. Bye guys.